Nailipat na si Vong Navarro sa Taguig City Jail sa Camp Bagong Diwa, Taguig City, ngayong Lunes, November 21, 2022. Ayon sa ulat ng radio station DZBB, pasado alas 3 ng hapon inilabas si Vong sa National Bureau of Investigation, NBI Detention Facility sa Taft Avenue sa Maynila. Ayon naman sa isang opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, sasailalim pa sa 15 araw na quarantine si Vong at matapos nito ay pag-aaralan pa kung maaari nang ihalo ang It's Showtime host sa ibang mga preso. Nakadepende raw ito sa maaaring maging banta sa buhay ni Vong sa loob ng selda. Sa video naman ng ABS-CBN News, makikitang nakasuot ng orange t-shirt ang actor TV host at nakasombrero rin ito. Tila nakaposas din ang mga kamay ni Vong. Bandang alas 4 ng hapon, makikitang nakapasok na ang convoy na lulan si Vong sa Camp Bagong Diwa, base sa ulat ng News 5. Noong November 15, naglabas ng commitment order ang Taguig Regional Trial Court Branch 69 para sa paglipat ni Vong sa Taguig City Jail. Hindi siya kaagad na ilipat dahil inayos pa ng NBI ang mga dokumento para sa paglipat sa It's Showtime host sa regular na kulungan. Nauna nang hiniling ng kampo ni Denise na ilipat sa Taguig City Jail si Vong dahil doon nakasampa ang kanyang mga kaso. Bukod sa rape, nahaharap din si Vong sa acts of lasciviousness case na isinampa pa rin ni Denise. Ang unang warrant of arrest na inilabas ng Metropolitan Trial Court, Branch 116 na noong September 19 ay may kaugnayan naman sa acts of lasciviousness case na inihain ni Denise.